Hi Kentonation! Welcome in this video. Ngayon sasagot tayo ng tanong sa survey na ginawa ko. Doon kasi sa survey na yon, meron akong tinanong kung anong problema ang nararanasan mo sa negosyo mo. Merong isang nagsagot doon na about customer traffic. Hindi malinaw yung problema na nilagay niya doon sa survey na yon, pero inassume ko na ang problema niya ay kung paano makakuha ng mga ready to buy customers. Ngayon, doon sa mga sasagot po sa survey na yon, please paki-details po kung ano yung tanong nyo, yung exact tanong nyo, para mas maunawaan natin at syempre masagot natin yung mga tanong na yon. Kasi once na hindi natin maintindihan yung eksaktong tanong na nilagay mo doon o yung eksaktong problema, hindi natin masusolusyunan yung problema na yon. Kahit gustuhin ko man na tulungan kayo sa mga problema nyo, hindi natin magagawa yon dahil hindi natin alam yung pinakasaktong tanong, hindi natin maintindihan yung problema, okay? So kung gusto mo rin matulungan kita sa problema mo about sa negosyo mo, about sa ino-offer mong product, yung link ng survey na yon ay makikita mo sa description ng video na to. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ka makakakuha ng mga ready-to-buy customer na willing nang bumili, okay, ng produkto mo. Sa paghahanap kasi ng mga ready-to-buy customers, napakahalagang parte ng traffic. Ibig sabihin ng traffic, yung mga taong bibisita sa offer mo, sa website mo, o kaya naman sa negosyo mo. Without website traffic, your business is useless. Kahit nga sa offline marketing, di ba? Napakahalaga ng traffic. Ganun din dito sa online marketing. Ngayon, sagutin natin yung tanong. Paano ka nga ba makakakuha ng mga ready-to-buy customers na willing nang bumili ng produkto mo? Para mas maintindihan mo nang mabuti kung paano mo magagawa yon, so panoorin mo to. Sabihin natin, okay, na ito ang offer mo. Okay? Yung product mo, o yung negosyo mo, o yung business opportunity mo. Then, ikaw naman ay nandito sa gitna. At ito naman yung mga taong bibili ng offer mo. Ang tanong, paano mo mapapapunta itong mga taong ito sa offer mo? Paano nila makikita yung offer mo? So, gagamitin natin is ikaw yung magiging bridge. Okay? Ikaw yung magiging daan papunta dun sa offer mo. Then, para magawa mo yon, meron tayong dalawang kailangan gawin. Okay? Gagamit tayo ng paid traffic o free traffic. Magbabayad tayo para mapakita mo ang offer mo sa mga tao, o kaya naman mas pipiliin mo yung libreng strategy. No, marami kasi nagtuturo ng mga paid advertisement, lalo na sa Facebook. Ang dami na nagtuturo ng mga Facebook ads. Pero as my expertise, ang ituturo natin ngayon dito sa video na to ay ang free traffic. Kasi nakakakuha ako ng mga customer using free traffic, nagkakaroon ako ng consistent leads using free traffic na wala akong binabayaran na kahit anong advertisement. Ngayon, paano mo rin ito magagawa? Pero disclaimer lang na ang ituturo natin ngayon ay hindi ito yung pinakamadaling paraan, okay? Kahit ano namang strategy, 'di ba? Kapag hindi mo pa alam, hindi siya yung pinakamadaling paraan, no? Kailangan mo talaga dito ng consistent effort para ma-master mo ang strategy na 'to. Ngayon ang tanong, paano ka nga ba makakakuha ng mga ready-to-buy customer using free traffic? Ang isang paraan dito para itong mga taong ito, okay? Itong market na ito ay mapapunta mo sa offer mo, makita nila yung offer mo, kung ano yung product na pinopromote mo, gagamit tayo ng content marketing. So ang tanong, ano ba yung content marketing? Ang content marketing ay isang strategic marketing approach na naka-focus sa paggawa o pag-distribute ng mga valuable, relevant o consistent content para makapag-attract ng mga tao. Ibig sabihin, para mapakita natin yung produkto natin, okay, dito sa mga taong ito, gagamit tayo ng content marketing. Ia-attract natin yung tao papunta sa offer natin using content marketing. Gagamitin natin ito para itong mga taong ito, makita nila o maunawaan nila kung ano yung ino-offer mo. Merong iba't ibang platform kung saan pwede mong gamitin dito sa strategy na ito, dito sa content marketing. Pero sa Yantos Crack Academy, itinuro ko doon yung dalawang very effective platform kung saan doon nagiging effective yung content marketing. Yung dalawang platform na yon ay mataas pagdating sa content marketing. Ibig sabihin, yung dalawang platform na yon
ay nakadesign para sa mga taong gumagamit talaga ng content marketing strategy. At sa Yantos Crack Academy, isa yun sa itinuro ko sa loob ng training course na yun. So balik tayo dito, magkakaroon tayo ng traffic na dahil dito sa content marketing, dahil once na gumawa tayo ng content, ito mga taong ito ay papasok dito sa content, which is meron tayong gagawin na strategy para yung papasok na mga tao sa content na gagawin mo ay mapupunta sila dito sa offer mo. Ngayon, pag-usapan natin, bakit content marketing? Bakit mahalaga ang content marketing para mahanap yung mga ready-to-buy customers? Bakit mo kailangan pag-aralan at ma-master itong content marketing strategy na ito? So, magbibigay ako sa iyo ng 8 dahilan. At simulan natin sa unang dahilan na ito, ang content marketing ay nakakapag-improve ng brand reputation. Bakit kayo nakakapag-improve? Okay? O, tanong mo rin ba yun? Bakit nakakapag-improve ang content marketing ng brand reputation? Dahil nakakapag-build tayo dito ng trust. Once na ginagamit mo o gumagamit ka ng content marketing strategy, nakakapag-build tayo ng trust sa mga tao. Isa yon sa benefit ng content marketing. Base nga sa pag-aaral ng mga strategies, okay? Yung mga taong gumagawa ng mga bagong strategy, 78% ng mga consumer, mas prefer nila ang isang content para mas makilala ang isang company o makilala ang isang tao o mas ma-improve pa nila yung isang knowledge nila o skills nila sa isang bagay o sa isang offer kaysa sa mga paid advertisement. Hindi lang yan, kapatid. Dahil sa content marketing, hindi ka lang dito nakakapag-build ng trust, kasi isa rin ito sa best way para makapag-attract ng mga tao at makapag-convert ng mga customers. Ibig sabihin, hindi lang pala attraction yung binibuild ng content marketing, kundi gagawa rin nitong makapag-convert ng mga customers. The more na nagbibigay ka ng value sa mga customer mo using content marketing, mas nagiging madali ang pag-build ng trust, pag-attract ng mga tao, at pag-convert ng mga customers. Yun ang isang magandang dahilan kung bakit kailangan mong pag-aralan at kailangan mong ma-master ang content marketing. Number 2, great contents help influence conversions. Kung nagtataka ka pa rin hanggang ngayon kung bakit napakalaga ng content marketing sa isang negosyo, magbibigay ako sa iyo ng ilan sa pag-aaral ng mga company na nagsasabi kung bakit napakalagang parte ang content marketing sa isang negosyo. Base sa ABG Essentials, ang content marketing ay nakakapag-provide ng 6 times conversion rate kaysa sa kahit anong digital marketing methods. Ganun kalaki, kapatid. 6 times ang napuprovide nila na conversion rate. Base naman sa Content Marketing Institute, after manood o magbasa ng isang consumer na mga recommendation sa isang content, 61% ng mga consumer ay nagde-decide na bumili ng offer na yon. Number 3, base naman sa Kurata, according naman sa 74% ng mga survey company, ang content marketing ay nakakapagpataas ng marketing leads, both in quantity and quality. Number 4, base naman sa Crazy Egg, ang video content ay nakakatulong sa pagpapataas ng ROI at conversions. According naman yan sa 72% ng mga survey company. Nag-double ang average site conversion rate nila from 6 to 12% dahil sa content marketing effort. No, ganun kalaki, kapatid. Ganun kaganda, kapatid. Ibig sabihin lang naman ng mga tinalakay natin, nakakatulong ang content marketing sa pag-i-improve ng conversions dahil binibigyan mo ang sarili mo na makapag-connect at makapag-educate ng mga audience at customers mo. Number 3 dahilan kung bakit kailangan mong pag-aralan at kailangan mong ma-master ang content marketing ay dahil optimized content helps improve your SEO efforts. Sabi nga, mas nagiging malinaw ang importansya ng content marketing once na tinutulungan mo ang isang negosyo o tinutulungan mo ang negosyo mo na mapataas ang SEO o search engine optimization nito. Alam mo, napakahalaga ng SEO pagdating sa online business dahil mas pinapakita nito ang negosyo mo sa mas maraming tao na kahit hindi ka nagbibigay ng kahit anong pera, kahit hindi ka gumawa ng paid advertisement, ng paid traffic. Hindi lang sa mas maraming tao, kundi specific na tao ang pwedeng makakita na hindi ka nagbabayad ng kahit anong halaga. Kaya nga sa Yantos Crack Academy, itinuro ko doon ang content marketing at SEO dahil yun talaga yung bumubuhay pagdating sa free traffic. Without SEO and content marketing, malaking epekto sa atin eh. Kaya nga kung papansinin mo, magtataka ka kung bakit yung ibang mga marketer, okay? Maganda yung offer nila, mataas yung possible customers, pero hindi sila kumikita dahil binabaliwala nila
ang strategy na ito. Number 4, creating great content is a cost-effective way to bring a new leads. Sa mga nagtatanong at nagtataka kung bakit kailangan kong pag-aralan ang content marketing, bakit kailangan kong ma-master ang content marketing? Dahil ang content marketing, okay, nakakatulong para magkaroon ka ng consistent new leads. At yung mga leads na yon ay pwede mong gamitin o pwede mong i-convert into customers. Alam mo yung ibang mga marketer, nagbabayad pa para lang dun sa leads na yon. But kung master mo ang content marketing without any cost, no, pwede kang makakuha ng bagong leads araw-araw. Alam mo kapatid, 2018 nang itinigil ko ng gumamit ng Facebook ads. Bakit? Dahil yun yung panahon na nagkakaroon ako ng consistent leads sa negosyo ko at yun din yung dahilan kung bakit nagagawa akong kumita ng consistent commission sa negosyo ko. Na hindi ako naglalabas ng kahit anong halaga sa kahit anong advertisement. So, according nga sa demand metric, 3 times ang possible mong ma-generate na new leads kapag gumagamit ka ng content marketing. Ang kailangan mo lang maintindihan dito, ang content marketing ay hindi po mabilis ang resulta. Hindi ganun kabilis. Once na natutunan mong content marketing, ngayon agad, magkakaroon ka ng mga bagong leads araw-araw, hindi ganun kapatid. Pero, kapag na-master mo yon, unlimited leads naman ang makukuha mo. Ibig sabihin, lifetime mong magagamit ang isang content para makakuha ng mga bagong leads. Kasi ang resulta ng content marketing ay base yan sa effort mo. Bakit ko alam kapatid? Dahil yan mismo ang nararanasan ko. Ganun kaganda kapag master mo na ang content marketing. Number 5, content enables your brand to showcase your subject matter expertise. Ang isang customer, naghahanap yan ng isang expert na pwedeng makatulong sa kanila. At ito ang isang benefit ng content marketing. Ang content marketing ay pinapakita nito sa mga tao kung anong field ka expert habang nagbibigay ka ng valuable knowledge na makakatulong sa kanila para sa decision making nila. Ibig sabihin, nilalabas nito kung saan ka expert at yun yung magiging daan why people buy from you. So kung makikita mo dito, 60% ng mga consumers ay nag-e-enjoy magbasa o manood ng isang content galing sa mga brand. 82% naman ng mga consumer ay nagiging positive ang feeling nila sa isang company after nilang mabasa o mapanood ang isang content. 70% naman ng consumers ay nagiging close sa company as results of content marketing. Ganun kalaki ang percentage kapatid ng influence ng content marketing sa mga tao. Kaya yun yung isang dahilan kung bakit kailangan mong pag-aralan o kailangan mong ma-master ang content marketing. Number 6, your leads and customers want great content. Bakit mahalaga ang content marketing? Dahil ang mga tao, ang mga possible customers mo ay gustong-gusto nila na manood o magbasa ng mga content. Sa katunayan, base sa pag-aaral, 20% ng mga oras ng mga tao na gumagamit ng internet ay nagugugol nila sa pagbabasa o panonood ng content sa internet. At 80% naman ng mga internet users na naiinganyo sa isang negosyo, content ang ginagamit nila para mas makilala nila ang isang company o isang tao. Ganun kaganda kapatid ang content marketing. Number 7, content marketing helps you set yourself apart from competitors. Sa digital marketplace kasi, napakalaga ng negosyo mo na maihiwalay mo sa mga kakompetensya mo. At ito ang kagandahan ng content marketing. Gamit ang content marketing, mas inaangat mo yung sarili mong brand o sarili mong negosyo o sarili mong company, hiwalay sa mga kakompetensya mo. Kung saan nagiging kang unique at yung uniqueness mo ang nagiging dahilan kung bakit kailangan nilang bumili sa'yo dahil hindi nila makita yun sa iba. Yun yung nagiging special, okay, sa brand mo o sa company mo o sa offer mo. Ibig sabihin yung content marketing ang nagsisilbing magnet para piliin ka ng mga customer na sa'yo mismo bumili. Ibig sabihin, mas pinipili ng isang customer na bumili sa isang tao na nakakatulong o nakakapagbigay ng information sa kanila. Isa yun sa dahilan kung bakit napakalaga ng content marketing sa isang online business. O number 8, last, content is important during each step
of the marketing funnel. Familiar ka ba sa marketing funnel? Ang marketing funnel ay isang step-by-step journey na pinagdadaanan ng prospect mo bago sila bentahan ng product o ng services. At napakahalagang parte ng content marketing pagdating sa marketing funnel. Sa marketing funnel, meron tayong major areas, tatlong major areas na kailangan mong malaman bago ka gumawa ng digital marketing campaign. At ang content marketing ay mayroong pinakamalagang parte sa bawat step na ito. So, para mas maunawaan mo pa ng mabuti, example, ito yung marketing funnel mo. Yung nasa taas, yung tinatawag nating top of funnel o mas kilala sa tawag na tofu. Ito yung stage kung saan ang isang customer ay nagsisimula pa lang maging aware sa problema nila. During dito sa stage na ito, ang content ang tumutulong sa mga customers para ma-educate at magkaroon sila ng mga information na kailangan nila para makapag-decide sila kung anong solusyon ang kailangan nila sa problema nila. Okay? Yun yung stage na yon. Sa middle of funnel naman, o mas kilala sa tawag na MOFU, ito yung middle stage. Sinusuri ang option ng isang customer para sa product o solusyon. Ngayon, ang ginagawa ng content during sa stage na ito, ine-educate niya ang isang customer na sa mga choices na napili niya para sa solusyon na problema niya. Okay? At ang content rin ay nagbibigay ng mga tamang mensahe para mas mapalapit siya sa final stage. Okay? Para mas mapalapit siya sa offer mo o sa product mo. At dito na pupunta sa bottom of funnel o mas kilala sa tawag na BOFU. Dito sa stage naman na ito, ang mga customer ay ready nang ma-convert. Okay? At ang content during sa stage na ito ay nagbibigay ng final message of encouragement para bilhin ang isang offer o gumawa ng buying decisions. Ibig sabihin lang naman, ang content marketing ang isa sa pinakamalagang parte ng marketing funnel. Without content marketing, useless ang marketing funnel na ito. So, ito yung walong dahilan kung bakit kailangan mong pag-aralan at kailangan mong ma-master ang content marketing pagdating sa free traffic. Okay, hindi lang sa free traffic, kahit sa paid advertisement o sa kahit anong digital marketing campaign, kailangan mong gamitin ang content marketing. Kaya naman napakahalaga na mapag-aralan mo ang content marketing strategy. Ang problema lang dito, maraming mga marketers, mga online marketers na hindi nila alam kung paano gumawa ng mga intentional content na pwedeng makapag-convert. Madaling gumawa ng educational content, madaling gumawa ng mga valuable content. Pero karamihan dito, hindi sila makabenta kahit gumagawa sila ng content dahil hindi nila alam yung key, yung susi para makagawa sila ng mga intentional content na pwede makapag-convert. Kasi alam mo, hindi tayo gumagawa ng content para makabuo tayo ng likes, ng followers, ng subscriber. We use content marketing to make money. At kung hindi mo alam kung paano gumawa ng mga intentional content, content is just a content. Hindi siya content to convert. Kaya naman sa Yantos Rock Academy, itinuro ko doon kung paano ka makakagawa ng mga intentional content na hindi ka lang nakakapag-provide ng mga valuable information, kundi yung content na yon ay nakakapag-convert into customers. At ang good news ko sa iyo kapatid, ang Yantos Rock Academy ay nasa early bird discount pa po hanggang ngayon. So 60% discount. So, pwede ka makasave ng 9,000 pesos. Pero once na matapos natin yung 6 na modules na yon, so ibabalik ko na siya sa original price. But ngayon, pwede ka makapag-save ng 9,000 pesos, 60% discount para sa mga early bird na mag-e-enroll sa course na yon. Yung link ng Yantos Rock Academy ay makikita mo sa description ng video na to. Ngayon naman, kung nakasubscribe ka na, okay, doon sa webinars natin, makakatanggap ka ng email kung paano ka makakapag-enroll sa Yantos Rock Academy. Pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe, para mas maunawaan mo ng mabuti, so mag-enroll ka sa recorded webinar na ginawa ko para maunawaan mo kung ano ba yung makakuha mo at ano ba yung pwedeng matulong sa'yo ng Yantos Rock Academy. So, dito na itatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!